これはきっと終わりじゃなくて始まりへと向かうかどうか見つす未来はまだ掴めないけどいつが生まれたかは僕は昨日の僕よりもほんの少しだけ強くなれた気がした。何度でも何度でも立ち上がり始めよう。ゲームのようにまた繰り返す世界に終わりを。 Hello and welcome guys. Chapter 63 spoilers muna tayo. Hindi ko na sana gagawa ng content to. Kasi malapit naman din yung official release ng Chapter 63. Kaso nga lang sayang naman na umpisahan ko na. Saka pag naglabas ako ng content sa official release, medyo matagal kasi kinukulayan ko pa yung manga panel para mas maganda at saka may buhay na din. Well anyways, umpisahan ka agad natin etong Chapter 63. So ang title nga ng Chapter 63 ay There's No Use Arguing. Dito nga sa cover page, makikita natin si Borto na naka-Rasengan. Tapos activated yung karma niya at control niya nga ito. So meron ng summary dito na mula sa kay Organic Dinosaur. Pero hindi ko nasasabihin lahat para hindi kayo ma-spoil sa spoilers na ito. Putik! Putik! Anyway, well dito nga sa Chapter 63, nahanap na nga ni Borto yung location ni Code at Kawaki. Nagtaka nga dito si Code at Ada kung paano na-locate ni Borto yung location nila. Kahit pa nga hindi na-detect yung chakra nila Code at Kawaki. Dito nga, yung plano ni Borto ay sayangin yung oras ni Code hanggang sa malocate nila Naruto at iba pa yung location nila. Gusto naman dito ni Kawaki guys na sumama na lang sa kay Code para nga hindi na mapalaban etong si Borto sa kanya. Dahil alam nga ni Kawaki na talagang dihadong-dihado etong manok niya. Hindi nga payag dito si Borto sa gusto mangyari ni Kawaki. Dagdag pa dito ni Kawaki, isasakripisyo niya yung buhay niya para lamang maprotektahan si Naruto. At dito nga din, nadiskubre ni Kawaki na merong naguutos sa kay Code. Napansin niya siguro na parang may kinakausap etong si Code, kaya naisip ni Kawaki na makipag-usap at makipag-negotiate dito sa naguutos sa kay Code na si Ada. Si Ada naman dito guys ay kinilig. Kinilig siya dahil gusto siya makita netong ni Kawaki. Sinabi pa nga dito guys na sweating daw si Ada. Grabe, iba talaga pag Kawaki. Mahaba ang armas. Kahit si Ada ay wet na wet. Sana all, Kawaki, 7 inches. Mahaba. Nung narinig nga ni Borto yung mga sinabi ni Kawaki na gusto niya sumama sa kay Code, agad sinuntok ni Borto etong si Kawaki para matauhan. Sinabi ni Borto sa kanya na poprotektan siya nito. So dito nga guys, inamin din ni Code na si Borto nga yung magiging sacrifice sa Ten Tails. At gusto niya nga din subukan kung gaano kalakas ang magiging sacrifice sa Ten Tails. So dito nga, alam talaga ni Kawaki na walang laban si Borto. Kaya nga gusto niya umalis na lang si Borto. Dahil baka madisgrasya nga din ito kay Code. Dito nga guys, inactivate na din ni Borto yung regular karma niya laban sa white karma ni Code. Na dito nga guys, nagpalitan sila ng taijutsu at lahat nga ng atake ni Borto ay madali nga lang naiilagan at nasasangga ni Code. Ginamit nga din ni Borto dito ang Rasengan laban sa kay Code. Madami siyang ginawang tactics dito sa kay Code at lahat nga ng atake niya ay useless lang. Ginamit nga din dito ni Borto eto nga lightning release thunderclap arrow. Pero nailagan nga lang ito ni Code sa pamamagitan ng pagtago sa claw marks niya. Ilang beses sinipa dito ni Code si Borto. In short, bugbog talaga si Borto sa kay Code. Inexplain pa nga dito ni Code sa kay Borto kung ano yung lakas ng isang karma. Nilelekturan dito ni Code si Borto kung ano ang tamang paggamit ng karma. At eventually nga guys, na-unleash ni Borto ang karma powers niya. Nabalot siya dito ng malakas na chakra na parang same din sa time na nakalaban nila si Boro. Yung mukha nga dito ni Borto guys ay same sa Boroshiki transformation. Except wala siyang sungay dito. Well, hindi pa nga clear
kung nag-take over ba dito si Momoshiki o control pa din ni Borto etong transformation na to. Abangan nyo na lang guys yung full review natin sa chapter 63. By the way, dito nga guys, na-satisfy si Code dahil masasaksihan nga niya ang lakas ni Momoshiki. And end of these spoilers. So yung pagkaka-picture out ko nga dito guys ay same dito yung transformation ni Borto. Maybe activated dito yung Jogan niya. Tapos control niya pa din yung sarili niya. Hindi kasi sinabi dito guys kung under control ni Borto yung transformation na to. O baka nag-take over na naman si Momoshiki. Abangan nyo na lang guys yung full review natin ng chapter 63. Medyo matatagalan din yung paglabas ng chapter 63 review natin. Dahil as usual, kukulayan ko yung ibang manga panel para mas maganda. At mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa nakasubscribe para updated ka sa paglabas ng full review natin sa chapter 63. Hit like button as a support. Maraming salamat sa support guys. Keep safe and God bless inyo. At syempre, may pa-shoutout muna tayo. So shoutout nga pala sa kanila. そう、思った以上に消耗が激しい。